Hello mga kasinet. Ito na po yung ni-repair ko kanina. Promise ko na itesting natin pagkatapos. Sabi ko gabi, itesting natin para makita natin yung apoy. So, ano muna tayo? I-preheat muna natin. So, medyo matagal-tagal to i-preheat kasi yung buhala na butas. Visite. So, tingnan natin kung maganda ba yung kalalabasan ng ano, modelo na parang mushroom sa dulo. Tingnan niyo mga kasinet, ang laki talaga itong butas na ito, 17. So antayin natin na mag ano, pag init yung chamber. Hintay pa lang tayo ng ilang minutes. So magbukas na tayo ng ano, control para matalalayan. Oh. Yan yung mga kasinet. So bago tayo natin makita yung kagandahan ng apoy niya, shout out muna tayo sa mga kaibigan ko, sa mga vlogger. Unang-una, shout out muna kay Dudoy Bircades. Shout out kay Richard Pidrasa. Shout out din kay Jang TV. Shout out din kay Ram Jill. Ito mga, hindi ko alam kung gumagawa ba ng kalan o mga viewers. Shout out din kay Luz Mimindatan. Hello madam. Kung ba, siyempre Luz Miminda babae. Ito si ano, itong lagi nagsubaybay din sa ginagawa ko. Hello pare, shout out sa iyo. Jaime Vlog. Tingnan mo pare, panoorin mo yung invento ko ngayon para makita mo rin. Kasi napanood ko yung video mo, halos kaparehas na rin sa ginagawa ko. Pabuga pataas. So, shout out din kay Ruhilio Suarez. Shout out sa inyo lahat pare. Shout out din kay Dins Arki. O maraming salamat. Yung hindi ko na mention na mga nag-comment sa ano ko, video ko, maraming salamat. Shout out din sa mga viewers, sa mga silent viewer. Sana kung bago pa kayo sa ano ko, channel ko, sana suportahan niyo, subscribe niyo ako para balang araw ay sisikat din tayo. So pusuan ninyo mga ka-viewers, kayo ang laging nagsusuporta sa mga vlogger. So maraming salamat sa inyo na kayo ang nagpatpatuloy na sumuporta sa amin, mga maliliit pa na YouTube channel. So sana po sa pagdalaw nyo, sa pagsilip nyo sa munting channel namin, sana suportahan nyo, i-like nyo o subscribe nyo ako. So sa lahat din na mga vlogger, suportahan natin. So itong mga kalan na na-invento natin, ito kung magandang kalalabasan to, hindi ko ipagyayabang dahil siyempre ang karunungan hindi sa atin, ang sa Panginoon. So pag nagkaroon tayo ng ano, magandang achievement, ito pasalamat natin sa Panginoon dahil pinagkalooban tayo ng karunungan. So maraming salamat sa unang-una sa Panginoon. So mga kasinit, nag-umpisa na ang init na yung chamber. So tingnan natin yung ano niya, yung kung sabi pa ni Pari Mirai, fire of perfection. Tingnan natin. Subukan na nating supplyan ng langis. So ito, nagsusupply na tayo. So
ganyan. I-ano natin sa tapat natin sa gitna yung ano, camera. So nasa ano pa lang tayo mga kasinit. Nasa number 3 pa lang ang adjustment natin. Ito aabot to ng number 5, number 6 yung adjustment niya ng gear. Kasi sobrang luwang yung ano niya. Sobrang luwang yung butas. Kaya subukan lang natin mamaya i-adjust kung aabot siya ng number 2 o hanggang saan ba yung ano niya, kakayahan na ihina niya yung buga. So yan yan, nag-umpisa na yung ano, paakyat na yung apoy. So ito yung inyo pansinin yung mga kasinit, ito yung magic. Yan, lagi kong sinasabi sa vlog ko na lagyan niyo ng plain set. Ito yun. Magpabricate kayo ng ganito plain set na may butas tapos saklob. Pwede rin yung i-steady, pwede rin yung yung ditanggal, i-saklob lang. Para pag maglinis kayo sa mga tutong diyan, iwan, madali lang. Pwede rin na ano, kung hindi kayo nahirapan, yung steady welding. So ilagay na natin yung magic. Ito. Sakto-sakto lang yan mga kasinit. So nag-umpisa na yung ano niya, buga ng pataas. So yan, hindi pa init. Makikita yan mamaya pag ano na, pag nag-init na yung buong chamber. Pag nilugay natin, oh, umpisa na mga kasinit. Pabuga-buga na siya, para na siyang nag-revolusyon na barko. Oh, number 3 pa lang tayo. Ano pa yan? Maghanap pa yan ng init. Nag-warm up pa lang yan. So mamaya salangan natin mga kasinit. Salangan natin kung gaano ka lakas ba yung apoy o gaano pa ka kadali na magpainit ng tubig. Tapos susubukan natin na sukatin yung ano, yung taas ng apoy kung hanggang saan. So mayroon ako dito ng ano, eskwala. So sukatin natin, wala pa siyang salang, kung hanggang ba, hanggang saan yung ano niya, ilang inches yung lipad ng apoy. So kasinit, nag-umpisa na. Ano na, nagpugak-pugak na. So mag-supply na naman tayo uli. Oh, ayan mga kasinit, ngayon steady na yung init niya. Susukatin natin yung ano, yung gaano kataas yung apoy niya. Nakita naman yun yung ano, fire of perfection. Nakita nyo, maraming tusok-tusok pataas, parang na talagang gasol. Tatalunin pa yung gasol kasi sobrang taas yan. Aabot mga kasinit ng ano, 10 inches yung buga niya. Sobrang pa 10 inches, oh. Lagpasan na, oh. Ang liyab-liyab niya, sobrang 10 inches, mga siguro 12 inches. Mga kasinit, salangan natin para makita natin kung aapawan pa niya yung kuwit ng takore. So salangan natin ng takore. Sus! Ano yung mga kasinit, naapawan yung ano, number 3 pa lang, naapawan na niya yung kuwit ng takore. So tingnan natin sa ilalim. Oh, yan yung ano niya, fire of perfection, sabi pa ni Paring Miray. Nandiyan na. Subukan natin na ano, i-adjust pa yung blower. Abutin natin ng number 3 na pa kasi. Abutin natin number 4. O number 4. O yan mga kasinit. Number 4 pa bugak-bugak. Pag pumugak siya, abot dito sa frame, o. Oh.
apoy niya. Inubugan niya, pagpukak niya. Ang wide ng abuti ng apoy niya is nasa 12 inches oh. So, pukak-pukak. Atin niya mga kasinit. Sobrang lakas. Ayan mga kasinit. Hindi pa ako nakagawa ng tutorial. Pagka nakagawa ako, malaman din yung sikreto. Wala problema sa akin. Kahit ma-viral tayo sa buong Pilipinas na ganito na lahat yung buga ng apoy natin. Yung tusok-tusok niya mga kasinit, tingnan nyo parang laser. Parang laser kasi maliit na ano yan, maliit na drill bit ginamit ko. Dito sa taas, 10. 10 ay 11 pa nga eh. 10 sa gilid, isa sa gitna, 11. So, yung mga kasinit, parang saglit lang lang. Saglit lang yata ang kumulo. Napaganda na pala. Yung kala ko hindi uubra yung ginawa ko kanina. So, mga kasinit, kung gusto nyong gumaya rin dito, wala problema, gagawa muna ako ng tutorial para malaman nyo. So, alisin muna natin yung takore. Tingnan naman natin yung tusok-tusok, yung fire of perfection. O, din yung mga kasinit, maglabas pa lang niya ng corner, blue flame na siya, blue flame na yung tusok-tusok niya. O, so bilangin natin yung tusok-tusok. Nakalimutan ko kung 11 ba yun o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 11 pala mga kasinit. 11 yung nasa taas. Sa baba, 5 butas sa baba. Sa gitna, 5 butas din. Sa taas, 11. Kaya 21. Yung mga kasinit. Sukatin natin uli kung ilang inches yung buga ng apoy. Aabot sobra pa sa ano, roller, sa eskwala. Nasa 12 inches ang ano niya. Bed, hawak ka muna kamera. At saglit lang mga kasinit. Ipahawak ko sa anak ko yung kamera sa siya video na subukan ko. Video mo. Siyempre, sasama ko kayo. At ito nga kami nakita sa bago niya mga kasinit, susukatin natin yung apoy. May papel akong dala. Yung eskwala ko 10 inches pero abot natin sa 12, mga nasa 13 inches ang apoy. Yun yung mga kasinit, yung ruler ko 10 inches, tapos yung papel ko, yung papel ko mga sa 14 inches na ito eh. O, 14 inches. O, nagtitignan mo mga kasinit, nagliliyap. 14 inches. Maraming kataas yung apoy. Tapos blue flame na. Tapos ano pa siya? Kasinit, pwersado. Parang laser. Pag yan ang tumama sa kawali o kaya yung kardero, ako, hindi ko alam kung